mula ang ganyan. And then, ito. Alisin na natin yung thinking na gano'n. So, hi everyone! This is Ferline and welcome back again to my channel. Sobrang tagal kong nawala. Two months akong nawala sa YouTube kasi hindi ako muna ako nag-film. Nasikaso ko muna yung aking Google AdSense. Kailangan kong i-verify yung aking address. So guys, kamusta kayo? At sana okay naman kayo. So ngayon ay isa-share ko sa inyo yung naging journey ko sa aking breakout. So nagka-breakout ako, sobrang dami. So ngayon may nag-request kasi sa akin. Hindi ko talaga muna siya iba-vlog kasi nga hindi ko na-vlog yung step-by-step na nangyari from day 1, day 2, day 3, ganyan. Hindi ko siya na-vlog kasi wala sa isip ko talagang i-vlog siya kasi nga may inasikaso ko muna yung aking Google AdSense. Nag-request sa akin na sana daw i-share ko naman daw yung naging journey ko. Na i-share ko naman daw kung paano ko nga daw nawala yung aking mga pimples, yung breakouts ko. So ngayon guys, isi-share ko sa inyo kung ano yung product na yun. So kung interesado kayo guys, so please keep on watching. Guys, kung makikita nyo, wala akong makeup. Naglagay na ako ng lip tint. So, sorry for my dry lips. So, sobrang dry ng lips ko. So, yung kilay ko, ayan, wala akong kahit na ano sa mukha. Hindi ako naglagay. Kasi gusto ko ipakita talaga sa inyo. Yun talagang naging resulta ko sa paggamit ko ng product na to. So, ito yung product na yun, guys. So, ito yung ginamit ko. This is from S by Miss Flawless. So, 370 lang to. Ayan. So, meron na siyang toner, bar soap, Protect SPF 45 and then moisturizer. So yung moisturizer niya guys, so ito yung rejuvenating cream na nilalagay pag gabi. So moisturizer lang yung nakalagay pero ito yung rejuvenating. So ito yung kanilang toner. Ayan. So sobrang konti na lang. Ayan. And then ito yung kanilang moisturizer. Kulay purple. And then ito yung kanilang Protect SPF 45. So, maganda siya dahil SPF 45 na siya. And then, ito yung kanilang bar soap. So, sobrang konti na lang. Kasi guys, tira ko na lang to nung ginamit ko siya for 1 month. So, 1 month mo lang dapat gamitin yung Rejuve kasi bawal ka ma-over-exfoliate kasi kapag na-over-exfoliate yung skin mo, mas magko-cause ng breakout dahil mas manipis na yung skin mo, mabilis siyang pasukan ng dumi, mabilis siyang dapuan ng dumi. Kaya, naging resulta is, mas lalo kang nagkaka-breakout gawa ng na-over-exfoliate yung skin mo. So, need mong mag-switch to mild or maintenance set. So, guys, now, ang ginamit ko naman is Vitamin C series, ito, Vitamin C foam wash, and itong serum. So, konti na lang siya guys, ayun, kalahati na. So, pa 1 month na rin ako neto. So far, sobrang saya ko, at naging, alam mo guys, maganda yung improvement ng skin ko. So, ito nga pala yung picture ko guys, nung nag-breakout ako, November 26. So, ayan yung skin ko. As makikita nyo, left and right talagang dumami yung breakouts ko. Diba, sobrang nakakaiyak. Parang nakakabawas ng confidence. Kasi first time nangyari sa akin na magka-breakouts ako ng ganyan. Hindi ko alam kung dahil yan sa tinake ko na gluta lipo. Kasi nag-take ako niyan that time. Or talagang nagka-breakout lang ako gawa ng mask ni. So, hindi ko alam guys. So, ang ginawa ko na lang istrenay ko itong rejuvenating set ng S by Miss Flawless. Since distributor ako, so kailangan ko muna gamitin at imakita ko sa sarili ko talagang effective yung product na yun bago ko i-alok sa iba. So, mas maganda kasi kapag distributor ka or seller ka or sub-reseller ka kung nagtitinta ka man. So, i-try mo muna sa sarili mo bago mo ibenta sa iba para alam mo yung sagot kung may concern sila. Ganyan, para alam mo yun kasi alam mo mismo sa sarili mo na talagang effective yung product na binibenta. So, ayan yung skin ko guys, diba? So, and then, and now, ito na siya. Meron na siyang peklat. Sobrang konti na lang. Diba? Sobrang laki ng improvement ng skin ko. So, 2 months na rin naman akong gumagamit ng S by Miss Flawless. 1 month for the rejuvenating set. And then, 1 month for the maintenance set. So, after neto, baka mag-switch ako into, ano, Clear Balm. Clear Balm ng Rick Skin. Kasi gusto ko siya dahil strong kasi yung Clear Balm na rejuvenating set. So, gusto kong mag-peel ako ng bongga para talagang malisin na yung aking mga marks. Kasi, need ko rin kasi talagang mag-peel ng bongga gawa ng mga marks ko. Pero, sobrang konti na lang naman. And then, napansin nyo guys, sobrang glow ng skin.
Ayan. So, ito yung serum na yun. Alam mo kung bakit nagagandaan ako sa serum na to, guys? Kasi yung serum nila, guys, as hindi sobrang malagkit. Alam mo yung may pagka-watery pa rin siya. Ayan. Hindi siya sobrang malagkit, guys. So, ganun mo lang. Ilalagay mo lang. Ganyan. And then, wow. Ano, itatap-tap mo dito. Basta kung ganun-ganun mo lang. Kung meron kang, massage mo siya. Diba guys, ang glowing niya. Ay. Guys, ito naman ang kanilang cleansing foam. So, ang bango ng amoy niya, nakaka-relax. So, sobrang, alam mo yung hindi siya masakit sa ilong. Basta ito siya, oh. So, sorry pala sa kamay ko, guys, kasi madumi siya. Hindi ko alam kung nakikita niyo kasi nagkulay ako ng black. Kaya ganyan, parang kulay brown yung kamay ko. Ayan. So, ito yung cleansing foam. Ayan. So, sobrang mabula talaga siya, guys. Tsaka, ang smooth ng bubbles na yung bula niya. So, ayan yung cleansing foam. So, sobrang mabula talaga siya. And then, yung amoy niya, guys, is sobrang nakakarin. So, guys, sobrang saya ko kasi, alam mo yun, yung tipong nalagpasan mo yung out na nangyari sa'yo. So, hindi naman sa pangit yung meron kang pimples or what kasi talagang normal skin natin nagkakaroon talaga. Breakout, fine lines, mga wrinkles. So, ganyan talaga ang normal na skin natin. Pero kasi, mas okay na kapag inaalagaan natin yung skin natin, gumamit tayo ng skincare. Kasi nakaka-prevent din yun sa breakout, sa mga pimples. Guys, disclaimer lang, okay? Hindi porket humiyang sa akin tong product na to, is maaaring humiyang sa sayo, okay? So, take note guys na, bago ka mag-try ng rejuvenating or kahit na anong product, please guys, mag-patch test muna kayo para to know talaga na talagang hindi kayo allergy sa product at wala kayong magiging allergy reaction, ganyan. Kasi, once na in-apply nyo na sa agad sa mukha nyo, baka may allergy kayo, masira pa mukha nyo. So, mas maganda mag-patch test. Every product, i-patch test nyo muna para talagang sure tayo na walang mangyayari sa skin. Porket hindi humiyang sa iyo yung product, guys, is pangit na yung product. Kasi guys, ang skincare is skin-to-skin basis pa rin. Kasi marami akong naririnig na kapag hindi siyang sa akin yung product, yan pangit yung product na yan. So guys, please is... alisin na natin yung thinking na gano'n na porket hindi siya humiyang sa'yo ay hindi na maganda yung produkto. Kasi guys, kung hindi ka humiyang, baka talagang hindi siya para sa skin type mo. So, yung pag may skincare ka naman, please consistent ka. Kailangan mong ituloy-tuloy. Hindi porket in a 1 week, 2 weeks, walang nangyari. Hindi mo na siya gagamit. Kasi guys, ang skincare guys, hindi wala tayong instant kinis, walang instant tanggal ng pimples. Kailangan mong maging consistent para talagang makita mo yung pinaka-result. Pag nag-rejuve ka, guys, expect mo may pangingitim, lalo na kapag mag-peeling ka na, peeling process ka na, mangingitim talaga muna siya bago mag-peel. So far naman, hindi ko naranasan yan. So, iba-iba talaga yung skin type natin. Hindi ko naranasan yung mangingitim. So, naranasan ko lang talaga yung hapde, pamumula, sugat, ganun. Nagkakaroon talaga yan. Well, just yung rejuvenating set. Sobrang daldal ko na. So, sobrang dadal ko na. So, yun lang lang kasi gusto ko lang mag-share. Gusto ko lang i-share. Ayun, since may nag-request kasi, na-share ko naman yung kwento ko o yung naging journey ko. Kung paano ko na, yung pimples. So, sana may natutunan kayo sa video na to. At kung meron kayong suggestion or meron kayong gustong ipa-vlog, so please, feel free to comment down. Guys, thank you pala sa mga sumusuporta sa akin. Kahit hindi ako na-upload ng 2 months, andyan pa rin kayo. Yung mga nakasubscribe sa akin, thank you so much. So, maybe ituloy-tuloy na natin to. Mag-isa tayo ng mga kung ano ng content. So, hindi muna siguro ako sa makeup. Kasi gusto ko muna talagang tuloy yung maging healthy yung skin ko at maging okay na para talagang kung tubuan naman tayo ng pimples, hindi na siya dumami pa ng mark. Thank you so much for watching and see you on my next one. Bye!